Magandang hapon po, Miss Melissa and Maricar. Unang-una, magkakilala ba kayo? Hindi po. Hindi. Pero paano kayo napunta dito ng sabay at irereklamo ang isang lalaki? Ako po yung ex niya. May dalawa po kaming anak. Yung anak ko po is, yung panganay, 13 years old. Okay. Tapos yung pangalawa, 10. 10. Ngayon. So parehong minors, no? Yes po. Nasa poder niya po. Sa kanya? Opo. Okay. Yung dalawa. Sinubukan ko pong kunin, pero lagi po nilang hindi binibigay. Kailan sila nawalay po sa inyo? Year 2015, November 2015. Ano yung reason? Bakit napunta sa asawa ninyo or din sa kanilang ama yung mga bata? Naghiwalay na po kasi kami na ng tuluyan. Yung plano niya kasi, uuwi niya yung mga bata sa kanila para sumunod ako doon. Okay. And nangyari na po yung ganon. Una pa lang, isa pa lang yung anak namin, sinundan ko po yun siya doon para kunin yung anak ko kasi tinakbo niya po yung panganay ko noon. Baby pa, 1 year old pa lang. Ngayon, pag uwi ko po doon, ginamit niya po ako ng sapilitan. Paano po ninyo kayo ginamit? Matatawag ko po yun na ginahasa po ako kasi ang babae, pag ayaw mo magpagamit, pag pinipwersa kang gamitin, di ba? Gahasa po yun. Ito yung sa pangalawang anak ninyo. Opo, sinasabi niyo parang by accident yun. Yes po. Okay. By accident po talaga na nabuntis ako ulit. Kasi isa pa lang yung anak namin. Gustong gusto ko na po talagang humiwalay sa kanya. So ano po ang gusto niyong mangyari ngayon, ma'am? Ngayon, yung anak ko po na-involve sa nakawan. Before po nangyari yun, yung isyong kinasangkutan ng anak ko, yung pagnanakaw, pero hindi po siya nagnakaw. Mm-hmm. Yung mga klase niya lang daw, na nasama lang siya, binilan siya ng mga gamit, kaya nasama na rin siya. Mm-hmm. Parang instrument of crime. Anong kinalaman ng mister niyo dito sa pangyayari ito? Nasa poder po kasi nila yung bata. Okay. Ngayon, before yan, sinubukan kong kunin. Kinausap ko po sila ng masinsinan. Sabi po nila, okay, sa akin na daw yung bata pag grade 7. Sinong kinausap niyo, yung tatay o yung mga anak ninyo? Yung mga anak ko po, pati yung guardian, yung pamilya po nung tatay. Sino ang guardian nila ngayon? Yung nanay po nung tatay ng anak ko. Okay na po, nag-set na po ako. Okay sa nanay, okay sa mga anak. Opo. Eh, yung tatay, okay sa kanya? Okay naman, sabi nila okay. Nun. O tapos, nag-set ano na po ako, nag-book po ako ng flight, nagpadala ako ng pamasahe sa kapatid ko kasi may klase po ako okay. Noon, sabi ko, sa kapatid kong lalaki, ikaw na lang yung sumundo sa anak ko. Mm-hmm. Tapos dalhin niyo dito sa Manila. Ngayon, tapos, nung araw na kukunin ko po yung bata, saka po sila nag-back out. Nagastusan na po ako, ma'am. So, ibig sabihin, nandun na kayo sa airport, hinihintay na lang? Opo, pag ano na lang talaga. Tapos hindi naman pala lumipad. Hindi ano naman reason po. Po, bakit hindi daw sila natuloy? Kinausap ko po yung anak ko, sabi ko, na bakit nagbago yung isip mo? Ayaw magsalita nung bata. Ngayon, afternoon, na-involve na sa nakawan. Ngayon, tinawagan nila hindi, ako. Eh, yung asawa niyo, anong explanation niya? Bakit hindi natuloy yung mga hindi bata? Po, ba't niya pinadala? Ano, nagbago daw yung isip ng bata. Pero ma'am, darating po ako dyan. Okay, ngayon, na-involve na sa nakawan, umuwi po ako ng probinsya. Sinamahan po ako ng asawa ko. Mm-hmm. Okay. I'm legally married po. Now, at may dalawang okay. Anak. So, sa madaling salita, dapat kukunin niyo yung mga anak ninyo, pero nagbago isip, ngayon gusto niyo ituloy yung, yung custody. Gusto niyo mapunta sa inyo, yung dalawang anak ninyo po. Hindi kayo kasal, no? Dito, hindi ngayon, po. Meron na kayong asawa. Opo, kasal okay, po ako. May anak din po kayo. Opo, dalawa po. Okay, so ang habol natin is yung custody ng mga bata, yung dalawang anak ninyo. Yung habol ko po is, bayaran niya po yung bayaran, dapat bayaran sa DSWD. Pumunta okay. Po ako ng DSWD sa lugar nila, may babayaran po yung anak ko na sa diversion contract na inano ng DSWD. Okay, magkano po yun, ma'am? Ano yung sinisingil natin dito? 17,766, which okay. Is pinaghati-hati po yan ng tatlong buwan. Kada buwan po, every 15th of month, 5,000 plus. Okay. So matatal mas nasa 17,000, tama yes, ba? Po. Yes. Okay. So yun ang gusto natin, makuha niyo yung mga anak ninyo at saka yung bayaran niya, yung mga nagastos. Nakuha ko na po yung yung anak ko, yung panganay ko. Yung pangalawa na lang? Opo. Okay. Yung pangalawa, ayaw niya po talagang sumama sa akin. Okay. Yung galit po niya as mm-hmm. in, sobrang hate na hate po ako ng anak ko. Alam niyo po yung pagtinawagan ko alam niyo reason bakit
hate kayo ng anak ninyo? Ano daw sinasabi? Based sa kwento ng panganay ko ngayon, ha, tinuturoan po kasi nila yung bata. Binibrainwash. Binibrainwash po nila. At anong sinasabi po na laban sa inyo? Na ano daw, ang dami lang kwento. Ma'am, pag tinatawagan ko yung anak ko, sasabihin sa akin, oh, buhay ka pa pala. Sir Ronnie, magandang hapon. Yes po. Yes sir, ano pong masasabi niyo dito sa kwento ni nanay na yung anak ninyo ay ayaw ninyong ibigay sa kanya and at the same time binibrainwash maliban dun sa mga pagkukulang niyo bilang isang ama. Ano yung masasabi ninyo, sir? Anong brainwash, ma'am? Anong klaseng brainwash? Sinisiraan niyo daw. Diyos ko sinisiraan niyo daw siya para hindi sumama yung kanyang anak. Wala pong ganun, ma'am. May maisip na po yung anak namin. Okay. Paano namin i-brainwash yan, ma'am? May isip na po yun. Ngayon na siya nag-aano kasi malalaki na yung anak namin. Nung maliit pa, hindi siya nag-aano. Nag-o-o-ga. Minsan, sa isang taon, hindi yan nagbibigay kahit isang beses. Hindi ko naman sinasabi na bigay siya kasi obligado ako lalaki. Hindi nga ako manghihingi sa kanya. Tapos ngayon, pag laki, nag-aaral po ba yung bata? Opo, ma'am, nag-aaral po. Nasa kayo ang po. Nagpapaaral? Opo. Kayo po, ma'am, nagbibigay ba kayo ng sustento dun sa bata? Yes po. Sa pag-aaral niya? Nagpapadala po ako dun. Nagpapadala daw po siya, sir. Kailan daw po, ma'am? Tanongin mo, ma'am, pakita mo yung resibo kung kailan, ma'am. Kung hindi po ako, nagpadala po ako ng pera sa kanya, unang beses kong padala dun. Pinang-inom niya lang po. Pinang-inom niya lang. Tapos, yung next po na pagpapadala ko, sabi ko, hindi na ako magpapadala ng pera doon. Yung gagawin ko, yung mga kailangan na lang ng bata, ipapadala ko. Pinapadala ko po yung pera sa kapatid ko na nandun sa Salcedo. Pinapabili ko po ng mga gamit. Alam niyo po, yung sa pagpapadala, wala naman po problema. Kung gusto nilang magpadala ako, wala naman yung mga negative feedback about sa nanay ng bata. Ano naman po ang reklamo ninyo dito kay Ronnie? Issue nila doon sa DSWD doon sa kanila. Ngayon, maayos ang trabaho niya dito. Meron kaming 2 years old na baby. Itong si Ronnie. Oo, nakakanginig eh. Ngayon, kung tutuusin mo, 3 beses niya na to ginawa sa amin. Para kaming teen rider. Nilikpit niya na lahat ng gamit niya sa bahay. Iniwan niya yung baby ko na kahit na piso, wala siyang naiwan. 2 years old po, ma'am, iniwan. Nagagatas. Okay. Gatas, diaper, tubig. Para siyang lumipad lang na binata ka. Tapos yung motor namin, yung motor, kahit papano sasabihin ko na sa akin. Kasi hindi naman niya mailalabas yung kung wala yung 5,000 ko na pinang down doon. Hindi mo mailalabas yun. Hindi mo mailalabas sa kasa yung kung wala yung suporta ko. Tapos ang bit-bit niya pa ang cellphone ko, helmet na dapat pakimkim ng anak niya. Nakabili siya ng magaganda. Tapos, ang inaano ko dito, pangatlong beses mo na ginawa yan, di ba? Wala ka man ng, honey ho, iiwan mo yung bahay doon. Galing yan sa trabaho niya, pumasok so, yan. So, kayo ma'am, recent lang itong 20 days. 20 days niyang. May relasyon po ba kayo nitong si Ronnie ngayon? Tatay siya ng anak ko. Hindi, pero kasi meron hindi naman, ba kayong relationship? Are you still in a relationship? Or bilang 50-50. Sabihin na natin, nagsasama kasi kami niyan. Yung nagkaroon ng kaso niyan sa DSWD sila. Ngayon, dire-diretso ang trabaho niya. So kasi, aware ka dito sa problema ni ma'am? Oh, aware. Oh, okay. Dapat nga, dinagdagan niya lang yung problema niya. Pero hanggang ngayon, nagtatrabaho din po kayo? More or less, bukas, magkano din po ang kita ninyo? 300 pesos a day. A day. Okay, below minimum wage. Oh, di ba? Okay. Sobrang hina. Kailangan ko talaga ng ano katuwang. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Ano po yung pinagkakitaan natin? Sales lady. Sir Ronnie, narinig niyo po yon. So, dalawa pong babae, naghahabol ng inyong suporta. Yung isa, yung kustodiya din ng kanyang anak na nasa inyo. Baka po pwede, isoli na sa kanya. Total, nasa kanya yung parehong, nasa kanya yung panganay. Bilang mga anak niya sa inyo pero hindi naman kayo kasal, so ang custody naman talaga is dapat sa nanay. Ma'am, ano na yan, ma'am? Hindi na po yan, baby. Hindi na po minor de edad. Ay, ano yun? Yes, sir, pero sa batas kasi natin, illegitimate children, nasa custody ng nanay po. Ma'am,
magpapaliwanag muna kung ba't nangyari ganun, ha? Okay, sige, paliwanag po kayo, sir. Ganito kasi yun, ma'am. Nung nasa ano pa kami, nakatira pa kami sa Litex, may trabaho ako nung siya wala. Mm-hmm. Pinapunta ko sila kasi Yolanda yun, eh. So, anong nangyari, ma'am? Minsan, di kasi ako umuwi, di ako pinapayagan ng tita ko kasi medyo malayo. Eh, hindi ko alam, ma'am, kasi may kaano na pala to, may kausap na iba habang kami, kami nagsasama. Tapos yung anak naming ano, panganay na grade 1 daycare, mga ganun, eh nagsumbong sa akin. Daycare yun, ma'am, daycare. Nagsumbong okay sa akin, sabi niya si mama may ibang kausap. Ang nangyari, pinalo niya yan, pinabayaan ko lang kasi di ko naman nakita ng ano, eh. Okay. Hindi ko naman nakita na personal na kung kausap talaga, eh. Pero yung anak ko nakakapag-ano dyan. Tapos, okay, tapos sir, naman, anong nangyari? Anong kinalaman nito sa sitwasyon ngayon na ayaw niyong ibigay yung anak ninyo sa kanya? At siya naman talaga ang dapat may kustudiya dahil hindi naman kayo kasal. Ngayon, ma'am, kukunin na niya, malaki na. Hindi. Nung maliit, ma'am, may support, well, di nagsusuporta yan. Tapos ngayon, malaki na sabihin, nagpadala daw sa akin, ang ginawa daw ng pera, nilustay ko, pinanginom. Kalokohan yun, ma'am. So yun ang ipinaglalaban mo, sir. Itong si ma'am, dahil iniwan niya yung mga anak niya nung bata pa lang sila, feeling mo, ikaw ang dapat na may kustodiya. Opo, ma'am, nalalaki po yan. Okay, ibang issue yon. Ngayon, itong kay Miss Maricar naman, nasa kanya yung bata, pero hindi ka daw nagsusustento at meron pa walang siyang... Walang problema yun, ma'am. Sinabi, nag-uusap kami niyan, sabi ko sa kanya, antayin mo lang makapagtrabaho ako kasi hindi ko lang yung pababayaan. Anak ko yan, eh. Eh, wala talaga akong maibibigay ngayon kasi nga, nag-a-apply pa lang ako ng trabaho. Eh, wala talaga akong maibibigay. 20 days ka na dyan? Wala kang maibibigay? Alam mo naman yun, diba? May punta ka sa kapatid ko na inaantay ko lang mag-process ako ng papel. Naantay ko lang yung ano signal niya. Parang hindi mo naman anong alam. Anong kasiguraduhin natin dyan? Pag nakapasok ka dyan, anong kasiguraduhan namin dyan sa agency mo dyan? Na kahit na 60% automatic dapat dumadating sa akin. Kasi 2 years old yung iniwan mo sa akin. Para ka nag-stalk, wa. Na umalis na lang ng walang sabi-sabi. Walang sabi-sabi. Sabi ko nga sa'yo, uuwi muna ako. Hindi mo yan sinabi sa akin, diba? ng matinong usapan. Eh, paano? Di ka na pumapayag. Ano ka papayag? Eh, wala ka naman perang ibibigay sa akin. Dapat, pagka alam mong pupunta ka dyan, meron na agad na 5 box dyan ang gatas ng anak mo. Sir, kasi bigla na lang ata kayo lumikas. Bigla na lang siyang umalis. Ma'am, bigla kayong umalis. Parang kami sinrider na po. Sinaksak kami sa likod. Okay. Hindi, ma'am. Nagpaalam na ako sa kanya 2 beses. No, hindi ka nagpaalam. Ayun kasi, bakit kasi hindi kayo nagpaalam? Alam nyo naman merong... Wala kang pinaalam. Ang ginawa mo, anapit na yung mga gamit mo. Papayag yan, eh. Hindi naman talaga papayag yan kahit paano papayag. Paano hindi papayag? Bakit? Alam mo, kahit na sino pang magulang, hindi ka talaga papayagan hanggat nagagatas, nagda-diaper, at saka nagtutubig ang anak mo. Bakit nga ba? Okay, sige. Bakit nga ba umalis ka, Ronnie? Kaya nga, napakahusay ng trabaho mo rito. Dapat yan, nagtumulong ka para mabayaran yan kasi nandito ang trabaho. Sige, hintayin natin. Anong reason ni Ronnie? Bakit nga ba umalis ka, sir? Sige. Ang ano ko sa kanya kasi, sabi ko, uwi muna ako kasi namimiss ko na yung anak ko. Nandito no, sa wala kang sinabing ganon. Hmm. Ang sinabi mo. Okay. Kasi nagsabi na ako, nagbanggit na ako sa kanya. Alam mo kung bakit ka umuwi dyan? Dahil sa bisyo mo. Anong bisyo? Hindi ba piyesta dyan? Hinabol mo piyesta dyan? Sino yung nagsasalita dyan? Pintihin nyo yan. Okay. Sige, Ronnie, wala kasing matinong tatay. Yung anak nyo. Okay, makinig ka sa akin. Walang matinong tatay na basta na lang aalis. Lalo na may 2 years old na anak. At least man lang, kung ayaw mo na kay Miss Melissa, kasi nag-feel ka na sa unang relationship. Nalilito na ako. Kung ayaw mo na sa kanya, edi sana nagpaalam ka ng kahit man lang nagsabi ka na ayaw ko na sa'yo, ayaw ko na relationship natin, pero susustentuhan ko yan ang inyong anak. Ikaw ba, ma'am? Gusto ba magkabalikan kayo? Hindi na. So, sustento lang habol natin. Opo, kailangan ko po nung sigurado. Kasi, mauulit at mauulit lang, eh. Imagine ninyo po, pangatlong okay beses na yan. 2 is enough, 3 is over, di ba? Okay. So, Sir Ronnie, yung kapakanan na lang ng inyong mga anak, Republic Act 9262 yan. So gusto mo sampahan ng kaso? Kung hindi talaga siya magbibigay. Kasi napapag-usapan namin yan, yung recently lang.
gusto niya nang lumuwas dito pagka hindi pa ma-settled yung gusto niya maging trabaho doon. Ikaw, ma'am, 20 days ka na doon. Imagine mo, 20 days. Ngayon, tatakbo ka dyan na hindi pa sigurado yung sa trabaho mo? Meron kang baby? Imagine nyo po, kung babalik ka rito at tatanggapin ka ulit ng buong pamilya ko, anong kasiguraduhan ko na hindi mo na ulit gagawin yon sa 2 years old? Junior niya pa, ha? Kasi ma'am, ito lang ang nakikita ko, ha? Kasi kung hindi siya babalik dito, mas mahihirapan talaga habulin siya para sa sustento. Gusto niyo bang bumalik siya sa inyo at dito magtrabaho? Or pabayaan natin siya pero sampahan natin siya ng kaso ng VAWSI? Dahil sa hindi siya nagsusustento sa inyo. Alam mo, kailangan ko rin po kasi isipin yung baby ko. Kasi yun na nga po. Ang baby ko, hinahanap din siya. Kasi parang kaya nga po, lang, tinatanong ko kayo, ma'am. Tinatanong ko kayo, gusto niyo ba physically na balikan kayo nitong si Ronnie? May pag-asa tanong ba? Tanong niyo po sa kanya kung gusto niya pong bumalik. Ronnie, eto, tanong. Gusto mo ba na balikan bumalik si... Bumalik ang pamilya niya. Niwala siya magiging ano sa akin. Babalik gusto mo bang ma'am, pero hindi pa ngayon, ma'am. Kasi gusto kong mangyari, magtrabaho muna ako dito sa amin. Mas malaki ba ang tsansa na magkaroon ka ng trabaho dyan kesa dito? Hindi, mas malaki ang tsansa dito. May naantay lang po akong ano. Ano yung hinihintay mo dyan, Ronnie? Po? Ano yung hinihintay mo dyan? Yung contact ng kapatid ko. Kung kailan ako wala po akong siguraduhan niya. Nakaka-chat ko po yung kapatid po niya. Wala po akong kasiguraduhan. Halimbawa, ngayon, uuwi ako sa bahay. Kailangan ko po mag-grocery para sa anak ko. Okay, so pareho kayong nandito sa Manila, ma'am? Yes po. Okay. Excuse me. Pwede okay, po ako sige, magsalita. Kay Miss, ano naman tayo, kay Miss Melissa. Ma'am, namumuro na po talaga yan siya sa akin. Okay. Yung pagtatawag niya sa akin na nanlalaki ako, yung pagtawag nila sa akin na kung sino-sino lalaki yung inanuhan ko. Totoo naman, ha? May anak ko po ang witness ko, ma'am. Yung anak kong panganay na nasa akin, siya mismo yung nagkikwento sa akin ngayon. Okay, so dahil sa sinisiraan kayo, yes, gusto ba magsampa rin ng kaso laban sa kanya? Dahil yung nanay, alam niyo po, ma'am, yung nanay niya po mismo yung yung nagtuturo sa anak ko na pag may nagtanong daw kung nasan yung nanay mo, ang sabihin mo, patay na. Imagine niyo po, ma'am, sarili niyo pong anak, sasagutin yung cellphone, sasabihin, buhay ka pa pala. Okay, so ito ang po, priority natin sa inyo po, ma'am, anong gusto nyo? Sampahan din natin siya ng kaso? Yes, o makuha yung anak ninyo na pangalawa? Ayaw po sumama ng pangalawa kasi nagpunta na po ako doon para kunin siya. So okay lang na maiwan yung bata doon sa inyo? Okay lang sa akin, pero ma'am... Ibigay nyo yung choice sa bata, pero 10 years old pa lang po yun. Pero, pwede po natin pa-assess yan. Ang makakapagsabi kung kanino dapat yung bata ay yung MSWDO po. Opo, nandun po ako nun. Ayaw nga pa akong kausapin ng anak ko, eh. Kung magkaroon ng panibagong pag-uusap dun sa anak ninyo at saka sa tatay, at panibagong assessment po, papayag po ba kayo? Yes po, ma'am. Anak okay, po yun, sige. Eh. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po, Attorney yes, and Sir Rafi. Sige, unahin po natin yung kaso ni Ms. Maricar. Okay po. Si Ms. Maricar, nag-coordinate siya sa akin nung last May 2. Apo. Regarding nga po to sa pag-alis ni Sir Ronnie. Yes po. Si Sir Ronnie naman ang naging ano namin dito sa opisina. Pinatawag ko po siya tatlong beses. Hindi ako sinipot. Tapos ang nangyari, nangyari po, kinoordinate ko sa aming WCPD para puntahan si Sir Ronnie. And then Sir Ronnie naman dumating sa office. Pinakausap ko sila via phone, silang dalawa. Ano ba ang problema? And then, kaharap nila po, narinig ko, na itong si Sir Ronnie nangako na babalik ng Manila. Ngayon, si Ms. Marica tumawag ulit sa akin, ang sabi niya, hindi daw siya naniniwala. Kasi, paulit-ulit daw ang pangako. Ang advice ko sa kanya, magsampa na lang siya ng kaso. Pag ganun kasi, ang words kasi ni Sir Ronnie sa akin, bakit po siya pinatatawag kung wala naman daw siyang kaso? See? Yun yung ano niya sa akin. Okay, so sabi ko, antayin mo pa ba na mag-file siya? Pwede siya mag-file. Kasi economic abuse para doon sa anak niya. Tinatanong ko po itong si Ms. Melissa and Maricar kung buo ang yes, loob ma'am. Nila dahil pwedeng-pwede po tayong magsampa ng kaso. Itong si Ms. Maricar, kung maliban sa sustento, kung talaga namang wala ng pagmamahal, ay dituldukan na natin yon. Pero yung obligasyon ni Ronnie dito sa kanyang anak ay
forever yan, lifetime yan. Kaya pwedeng-pwede po kayong magsampa ng kaso kung hindi siya magbibigay ng sustento. So, yes file po, nasa tayo. Kamay po ni Ms. Maricar. Apo. File sa ngayon kasi case. Wala tayong magagawa sa kanila kasi pareho silang malayo. Ang gagawin na lang niya, as advice din po, and then kay attorney na kung yes, ma'am. Ako sa kanya, kampahan niya ng kaso. Ito rin po si Ms. Melissa naman, kung gusto niyo talaga makuha yung custody ng anak ninyo dahil may kahit na ano pang sabihin ni Ronnie or yung mga kamag-anak laban po sa inyo, the fact remains na kayo po yung nanay. Yes, ma'am. Pero so meron po kayong karapatan ipaglaban yung custody ng anak ninyo na mapunta sa inyo. Kaya kung buo yung loob niyo, magpa-file din tayo ng case for custody. Yes po. Buo din po yung loob ko. Pero yung pinunta ko po talaga ngayon is panindigan niya yung responsibility niya sa anak ko na panganay. Nabayaran niya yung dapat bayaran sa DSWD. Hindi yung sasabihin niya na pabayaran sa asawa ko. Ma'am, kinain ko na po lahat ng hiya sa asawa ko. Miss Ivy, meron bang kasunduan tungkol dito sa pagbabayad ng ano, dito sa mga anak ni Ronnie dito kay Miss Melissa? Okay, ma'am. Diyan po kasi sa nangyari yung diversion contract nila, meron po silang pinirmahan na itong si Ronnie din ay mag-aambag doon sa kailangan ibalik na nawalang pera na involved yung anak nila. Sa ngayon po kasi, ang nangyari doon sa pangako, hanggang pangako lang. Hindi rin nagbago. Dahil ang ano, yes po, ang words naman ni Sir Ronnie, paano siya magbabayad kung wala siyang trabaho? Yun nga lang po, ma'am. Dahil nagdadahilan nga siya. Nagdadahilan siya, nagtatago siya. Ayun ko, kung nagtatago, dahil hindi ko, wala naman tayong may trabaho po siya dito eh. May trabaho siya dito. Pamilya. Ano? Ba't siya umuwi doon para sabihin na wala siyang trabaho? Baka nga naman po, tama ang mga netizens natin na may ibang babae na siya doon. Sabi nga nila, baka nakabuntis siya ulit doon at kaya nga nagtatago na sa inyo. Ang siguro, ang maganda lang dito, blessing in disguise na lang, nanigisa sa inyo, hindi nyo siya pinakasalan. Yes po, ma'am. Buti na lang din. Pero muntikan na din po kami ikasal noon. Umiyak po ako ng umiyak noon. Kasi kung ganito ang bago yung kasal, kung ganito ang karakter nitong si Mr. Ronnie na parang walang paninindigan at ayaw niyang pangatawanan ng kanyang responsibility bilang tatay, pwede po ako mag, na rin lang ano, na ma'am? Hindi kayo nagpakasal sa kanya. Pwede po akong magsalita. Gusto ko lang po i-clear yung pangalan at saka pagkatao ko, yung sinasabi niya ng lalaki ako, ma'am. Yes, ma'am. Yung lalaking pinagpalit ko sa kanya, pinakasalan po ako, pinag-aral ako. Ayun din po, isa pang, binigyan po ako ng isang, ano. Isang option din po niyo yun, ma'am, kung sa tingin niyo ay sinisiraan kayo sinisiraan ng reputasyon at binabahiran ang inyong yes, pangalan, po, pwede rin po kayo magsampa ng sobrang separate case for defamation. Sobrang binabahiran po yung pangalan ko. Dahil kung ano, kahit nga po siya, ang dami niyang kinikwento sa akin. Kay Ms. Maricar, file tayo ng vouchee at hihingi tayo ng sustento. To, tama po? Opo, paano po ako makakasigurado, ma'am, na halimbawa makapasok siya doon sa sinasabi niya? Ngayon, doon sa agency ngayon... Ang maganda po yan, yun, ma'am, kung criminal case kasi, mapupwersa siya na magpakita sa court. Anong criminal case, ma'am? Anong ginawa kong ano, ma'am? Eh, sinabihan ko naman po yun na hindi pa ako makakapagbigay ngayon kasi wala pa po akong trabaho. Kahit ano pong piga, wala pa talaga akong mabibigay. Eh, sir, kasi nag-usap tayo, wait lang po, nag-usap, meron po kayong, makinig po kayo, meron po kayong notice kaysa MSWD po, sa Samar, hindi kayo nagpakita, meron kayong mga pangako, pero hindi nyo na-explain yung sarili nyo dito mismo sa Eastern Samar, sa MSWD pa lang. Pumunta po ako, ma'am. Nagpaliwanag po ako sa side ko. Pinakuha po siya ng pulis kasi hindi po siya pumunta. Kailangan po magpadala ng pulis. Kailangan pa daw kayo pumuntahan ng pulis para Hello lang po? Magpakita. Hello po, ma'am? Sir, sinundo pa kayo ng pulis para Hello magpakita kayo. Hindi pa Hello voluntary yung pagpunta nyo dun. Hello? Hello, ma'am? Sir, loud and clear ka dito, sir. Naririnig nyo kami? Ma'am, ganito kasi yun, ma'am. Paano bang pumunta dito ang DSWD na nandun ako sa kapatid ko? May hinatid akong bagay. Tapos pupunta dito ng hapon, yun na nga po ang polis. Eh, sabi ko, pupunta naman po talaga ako, papahinga lang ako. Paano sinasabing nagtatago ako, nakriminal ako? Okay, di bali na lang sir, ganito para mas may chance kayo na ipaliwanag yung sarili ninyo dito kay Ms. Melissa at Maricar, ang pinakamagandang gawin namin, magpa-file kami ng separate cases laban po sa inyo at dun po kayo magpaliwanag pag meron ng pending case. Ganun lang kadali, ma'am?
May, pag so, meron pong pruweba, ganun lang po kadali, ma'am. Ay, sir. Pero, eh, paano yung side ko, ma'am? Hindi nyo muna tatanungin. Basta-basta lang kayo magkakaso. Ay, sir, hindi na po kayo magpaliwanag. Doon ka magka-counter affidavit. Marami pong tsansa din ang ibibigay sa inyo ang fiscal para magpaliwanag, sir. Kasi kung dito lang tayo magkikinig sa paliwanag ninyo, eh medyo malabo po kung ano-anong rason binibigay ninyo sa amin eh. Kaya, ma'am, hindi yan rason, ma'am. Legit po yan. Hindi naman po ako nag-ano dito, nagtatago. Yung sinasabi niyo nagtatago eh. Okay, so mas maganda po, sir, kung may kaso na pending, magpapakita po kayo sa harap po ng husgado. At yung kakasuhan, ganun-ganun lang, babahiran niyo po yung pagkatao ko, kakasuhan. Hindi naman po ako nagtatago. I-consider natin yung 2 years old ko. Kasi hindi ako pwede mag-antay ng ilang days bago siya dumede. Ngayon, kung saan siya dapat mas mabilis magkaroon ng trabaho, dapat pasukin niya. Kasi responsibilidad niya yun eh, bilang ama. Diba? Saan ba? Doon or dito? Kulit mo naman, Marigar. Sinabihan na kita mag-antay-antay lang kasi hindi pa naman ako umabot ang itawagan dito. Makakapag-antay ba yung daddy ng baby ko? Okay lang sa akin yung 10-year-old, yung pangalawang anak mo, dahil sinusuportahan ko yan. So it doesn't make sense. Dito sa isang nanay, sasabihin mo, wala akong pantustos, wala akong trabaho. Tapos dito sa kabila, sabi niya na akin na lang yan, may pag-iisip, and at the same time, kaya ko siyang buhayin. Paano mo siya nga bubuhayin, Sir Ronnie, yung pangalawang anak mo, eh wala ka nga ng trabaho. Ganun lang kadali, ma'am. Basta-basta niya kukunin. Kaya anyway, yun na nga po, blessing in disguise na lang, hindi kayo pinakasalan ni Miss Melissa and Maricar. So ganun na lang, para mabigyan kayo ng leksyon at para hindi na po kayo manggulo ng buhay ng ibang babae at baka magkaroon pa ng anak ulit and hindi nyo naman kayang panindigan. So file na lang po kami ng kaso. Di ba naman po, pag nag-file po tayo ng kaso sa fiscal ng VAUSI, bibigyan po kayo ng chance na magpaliwanag din po. Meron naman po tayong tinatawag na due process. Ma'am, paasistihan po namin kayo na makapag-file po ng kaso laban po dito, sir. Ma'am and Sir Ronnie, maraming salamat po. Magandang hapon po. Sige po, Ma'am Melissa and Ma'am Maricar, kausapin po kayo ng staff namin doon. Okay? At kung meron man po na iba pang naanakan itong si Mr. Ronnie, paano pala kayo, Ma'am, nagkita? Sorry? Nagkakilala? Kinontak niya po ako kasi hindi niya na po umalis, talaga kaya. Kumbaga nagkontakan lang po kayo. Okay, sige po. Okay. Kausapin po kayo ng staff namin sa kabilang studio, Ma'am. Sampahan na po natin to ng kaso. Okay po.